nagaganap daw ng cover-up sa kaso ni Jovelyn Galleno. Ito ay matapos ipundar na ng suspect na si Leo Martinez Mariñas ang katotohanan daw ni umano sa pagkamatay ng kanyang pinsan na si Jovelyn Galleno. Ayon sa lumabas na update. Ito ang latest update sa kaso ni Jovelyn Galleno, ang working student na nawawala sa Palawan. Mapagpalang araw po mga kababayan, balik na naman tayo dito sa aking channel, MR Official Channel. Shout out pala sa lahat, lalong-lalo na sa aking subscribers at viewers. Sana nasa mabuting kalagayan kayo sa tulong ng ating buong may kapal. Lagi kayong mag-iingat. Bago ang lahat, ako'y hihingi ng tulong o favor sa inyo sa hindi pa nag-subscribe ng channel ko. Please po paki-subscribe at paki-pindot naman ng notification bell para naman updated kayo sa mga bagong uploads ko. At makatulong din o makapag-abot ng konting tulong sa mga kababayan natin katulad ko ding nahihirap. Until tomorrow, you make sure. Okay. Lahat ng mga binabanggit niya dyan sa video, yung mga pangalan na tao na sinasabi niya ang yun ay may kinalaman sa krimen, gusto ko, kunin mo yung mga pangalan at kontakin natin at kunin natin pahayag. Ngayon, kung ayaw nila magbigyan ng pahayag, ibang usapan yon, di ba? So at least we tried. Ayoko naman sabihin nila, oy, bakit nyo ako dinawit dyan? Hindi nyo man lang ako kinuha ng pahayag. Let's play the video in full. Go ahead. Paliwanag sa amin, doon nababanggit yung pangalan ni Ligad at meron pang pinakitang picture. Saan ang galing yung picture? Pwede pakipaliwanag sa amin? Bakit nabanggit yung pangalan ni Ligad doon, ma'am? Yun nga po, ang sabi niya nga daw po, si Richard Ligad nga daw po yung nagdidikta sa kanya. Kaya po sinetch agad namin kung anong mukha at pinakita namin sa kanya. At sabi niya, yan nga daw po yun. Simula unang gabi pagpasok niya sa kulungan, yun na daw nagdidikta sa kanya at nananakip sa kanya. Okay. Saan galing yung picture, yung pinakita sa cellphone, picture nitong supposed to be ni Ligad? Sinetch po namin sa Facebook yun. Kasi po niya mismo yung full name ni Richard Ligad. Pero meron po siyang pag-amin. Inamin niya po sa kapulisan na siya may kagagawa ng krimen. So parang binabawi niya po nung matapos niya siyang makapanayam doon sa video na yon. Yes po. Parang sabi niya po kasi sa amin naka-set up na daw po talaga, lalo na daw po sa bangkay. Pinapunta na lang daw po siya doon. Wala daw po talaga siyang alam sa bangkay na yon. Talagang nakaset up at laging sinasabi sa kanya, tinatakot siya sa pamilya niya, sabi niya pag hindi mo inamin, aanuin ko yung pamilya mo, sino ba gusto mong patayin ko sa pamilya mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Okay, so parang pinapaamin siya. Yes po, pinapaamin siya, pinatakot po talaga siya. Base sa inyo pong pag-i-interview sa kanya doon, hindi ko pa kasi nakita yung full video dahil mahaba po yun. Sino po yung may kagagawan base po sa mga pagsasalita niya sa pagkahababang video yon? Mga naka-civilian daw po yung hindi daw po doon naka-duty yung mga gumagawa sa kanya at ang namukaan niya lang daw po si Ligad.
Okay. Yung mga nananakit sa kanya. Pero yung gumawa po ng krimen, sino raw po? Yun po ang hindi niya nalabanggit sa amin. Wala na daw po talaga siyang alam doon. Pero inaknaris niya yung nakita mga buto, buto ni Jovelyn o hindi? Sabi niya po sa mga bangkay, sa bangkay nga daw po na nakita na yun, wala daw talaga siyang alam. Nakaset up na lang daw po at bigla na lang siya pinapunta doon. Pero ano yes. po yung tinawagan niya yung si Jovert at sinabi niya meron tayong dudukutin? Yun na nga po, hindi niya na po sa amin na kwento. And dahil po, kung konting oras lang po yung binigay sa amin ng kapulisan para po makausap namin siya. At alam po ng kapulisan na ini-interview niyo po siya? Yes po, nagpaalam po kasi kami sa kanila ng maayos sa kung pwede, bigyan kami ng oras para lang siya makausap ng kami-kami ng buong pamilya ng walang pulis. Dahil yun din po ang request ni Kuya Leo Bert na makausap namin siya ng walang pulis dahil po takot na takot siya at kitang-kita po ng dalawang mata ko na takot siya. Anong dahilan? Bakit siya takot? Yun nga po, binubugbog nga daw po siya, yung tinotorture siya, talagang po trauma yung nangyayari sa kanya. Pero Ma'am Jocelyn, yung pong result ng DNA test ng PNP, yan po ay tinatanggap sa korte at yan po ay very accurate. Para malaman nyo lang po. Now, kung hindi po kayo naniniwala doon sa ginawa ng PNP, kaya nga po may NBI dyan ngayon. So, hintayin po natin yung resulta ng NBI. Tama po. Siguro po in a matter of days, magkakaroon na po ng resulta from the NBI. Pero kami po ay tuloy-tuloy pa rin tututok dito sa kaso at susubukan po namin kausapin tulad nito na lumutang po yung pangalan ni Mr. Richard Ligat, City Information Officer. Tinatawagan po namin, hindi po namin makontak or ringing lang po yung kanyang telepono. Ano bang resulta kay Mr. Ligat? Tinatawagan po natin, Idol, pati po sa City Hall, pero hindi pa rin po natin makontak sa ngayon po. Naka-off ang cellphone. Ayan. So anyway, kung nakikinig po si Mr. Richard Ligad, City Information Officer ng Puerto Princesa. Bukas po yung aming tanggapan. Anytime you can call us kung gusto niyo po magbigay ng pahayag kasi po nadawit yung pangalan ninyo, Mr. Richard Ligad. So pwede po kayo magsalita para magbigay ng reaksyon doon sa pagkakadawit ng inyong pangalan. Si Mayor naman ay may physical exam. Siyempre, wag natin istorbohin. Si Mayor Lucilo Byron. Okay, si Mayor Lucilo Byron, tao niya po itong si Richard Ligat. Now, tinatawagan po namin natin si Ligat. Nakuha na po natin yung number niya. Naka-off po yung kanyang cellphone. Opo, Idol. Right. And then, tinatawagan natin si Mayor Byron. Nasa physical exam daw siya. Okay. Then, wag na natin istorbohin si Mayor. Para sana kunan natin reaksyon si Mayor. Kung ano masasabi niya tungkol sa pagkadawit doon sa kanyang tauhan. Marami sana tayong mga katanungan. But anyway, hirap tayo ngayon. Medyo gahol sa oras. Pero nandiyan naman po yung NBI natin pinapabayaan. Opo. Kami din po tinutulungan. Meron na po kaming nahanap na malilipatan nila. Of course, I'm not gonna mention that. Opo. Sila po ang pumili ng lugar na lilipatan nila. At yung 1 year na renta, yun po ay prepaid na namin. Maging yung 1 year na bayad sa utilities, prepaid. At kami po ay magbibigay ng pangnegosyo nila, which is 500,000 para tulong po sa panibagong pangnegosyo. Oh, panimula. Panimula po ay. Okay, hopefully kahit papaano yung po ay makatulong. Alright, so we leave it at that for now. Like what I've said, hayaan po natin yung NBI na gawin yung kanilang trabaho. Totally pinagkatiwala na po natin lahat sa NBI. Yun naman po ang sigaw ninyong lahat. Maging kami, kagustuhan din namin para maging batas naman, para maging kampante lahat. Ayan po, tumawag kami sa NBI dito sa Manila at yung NBI Manila tumugon at nagbigay instruction sa NBI Palawan at kumikilos na po yung NBI. Okay? And again, gusto kong tulungan itong NBI. I really do. Lalo pat nung nabalitaan ko na dadalawa lang yung kawani ng NBI sa Palawan. I'll do something about this. Siguro sa mga budget hearing, I'll open this up. Siguro through the DOJ na madagdagan to ng budget itong NBI. Kasama pa sa tutulungan ko yung ano, Public Attorney's Office. And I see na overwhelmed din itong mga Public Attorney's Office. Kailangan sila sa mga ganitong sitwasyon na yung PAW din pwede rin tumulong dito at tumutok to ensure na yung karapatan ng suspect ay napoproteksyonan din. Lalo't pat may sinasabi itong suspect na hindi raw siya. So again, dalawang tutulungan natin. Kasi PAW under sa DOJ, siguro talaga kailangan. It's about time na matagdagan ang budget ng DOJ. Totoo yan. I'm sincerely saying this dahil justice delayed, justice denied. Karamihan sa ating mga kababayan na pagpobre, sila madalas na natatapak-tapakan ng kanilang mga karapatan dahil sa kakulangan ng hustisya, hindi naging patas sa kanilang hustisya. Pero nandiyan nga po yung NBI, nandiyan po yung PAW na para tumulong. So paano makakatulong itong dalawang ahensya ng gobyerno kung kulang po sila? Kulang sila sa tao, kulang sila sa pera, kulang sila sa budget, di ba? Kulang sila sa
infrastructure, kulang sila sa technology. Ang DOJ po talaga nasa frontline pagdating sa pag-dispense ng justisya. Kasi sila yung una agad sa prosecution. Diba? So dapat talaga, ito isa sa mga bagay na matutukan ng ating pamahalaan. At isa na po ako dyan, na matulungan po yung ating DOJ. Matulungan po yung ating NBI. Okay na yung pulis sa tingin ko. Marami na nakatutok sa PNP. Malaki ng budget ng PNP. Dumoble na ang sweldo nila. Very good. Pero I think it's about time na tutukan din itong NBI na para lalo pang gumanda ang kanilang servisyo. At tutukan din natin itong PAO na para dumami yung mga staff ng PAO. Kulang sila. Overwhelmed sila. Bigyan din sila ng technology para mas mapalawak yung kanilang ipagbibigay servisyo sa taong bahay. Hopefully Thursday next week, sure na po yan, meron na pong resulta yan from the NBI. Abangan nyo po yan Thursday. Pagbalik ko rito next week, may resulta na po yung NBI. So malalaman nyo po, and then yung investigation na ginagawa ng NBI. Ongoing po yung ginagawa ng investigation ng NBI. Again, tayo na kapasalamat kay Secretary Boying Rimulya. Sir, thank you po. Yung opisina ni Secretary Boying Rimulya has been very helpful. Tinatawagan natin from time to time para mag-refer ng kaso. Thank you po, Secretary Boying Rimulya ng DOJ.